Bale, ito na yung topic natin today, multiplication. Multiplication. Sa multiplication, same lang to ng pag-multiply sa decimal. Kung paano yung nagiging format natin or yung way to multiply numbers, ganun din dito sa multiplication in binary. Meron lang din tayong rules. Any number multiplied by 0 is 0. 0 times 0 is equal to 0. 0 times 1 is equal to 0. 1 multiplied by 0 is equal to 0. That is the rule natin into decimal, even here in binary. And yung magkakaroon lang ng 1 is 1 times 1. 1 multiplied by 1. That is equal to 1. Okay. In multiplication, meron tayong multiplicand and multiplier. Sa multiplier, tayo nagbibase kung ilan yung magiging partial product natin. Kung ilan yung magiging partial product dun sa ating equation, then dun na rin tayo magbibase kung paano tayo makakapag or paano natin makukuha yung total product. Siyempre, ina-add natin yung mga partial product na yon. For example, 10111 multiply by 1010. Okay, try natin yan. Meron tayong 4 multiplier, 4 counts na multiplier. Ibig sabihin, 4 partially product yung makukuha natin. And yung pag-position ng partial product depende dun sa position ng multiplier. For example, this is the first number. Tapat niya yung answer. 0 times any number multiplied by 0 is equal to 0. Ibig sabihin, 0 lahat yung answer dito. Meron tayong 5. Meron tayong 5, 0. Tapat dun sa una. Okay, dun sa pangalawa, 1. Dahil 1 times 1 is 1. Kung ano yung number nung ating multiplicand dito, yun na yung magiging answer natin. That is 11101. Mabaliktad lang, 10111. Yung position niya, tapat niya dun sa ating multiplier. 0, limang 0 ulit. Pantay ulit siya dun. Yung 1, dahil same lang naman yung magiging answer dito, same na naman ulit. 11101. Ito lang yung kinadali sa multiplication in binary. Puro 1 lang tayo, 1 and 0. Hindi katulad sa decimal, meron pang ibang product or merong ibang numbers. Siyempre, para makuha natin yung total product, i-add natin. 0, 0. Wala naman siyang kasamang 1. 0 plus 1 is 1. 0 plus 1 plus 0 is equal to 1. 1 plus 1, hindi na natin ano yon. Yung 0, huwag na natin isama. 1 plus 1 is 0, carry 1. 1 plus 1 is 0, carry 1. 1 plus 1 plus 1 is 1, carry 1. 1 plus 0 is 1. The answer is 11100110. Para i-check natin kung tama yung answer natin, convert ulit natin into decimal. This is 1, 2, 4, 8, 16, 23. This is 10. Pag nagmumultiply tayo ng number or any number sa 10, i-add lang natin yung 0 sa taas or sa right side. Ito na yung answer. Or kung
Nagugulan kayo, paano nangyari yon? Ganito yon. 23 times 0, 0, 0. 23 times 1, 23. 230. Okay, check natin kung tama to, 230 to. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Okay. Group natin. 128 sa 32, 160. 64 sa 4, and 2, that is 70. That is 230. 60 plus 17 is 13. 1 plus 1 is 2. 230. Parehas. Question. Okay, another example. Erase ko na to. Another example. 1010 1011. Okay, this is 10. This is 11. Okay. Try muna natin sa binary bago tayo mag-multiply dun sa decimal. Okay. 1, dahil 1 yun, same na yung answer natin, 1010. Same ulit, dahil 1 ulit ito. 1010. 0, 4 na 0. 1 ulit, 1010. Basta tinatapat nyo lang siya sa yung sa ating multiplier. Then add 0, 1, 1, 1, 0, carry 1, 1, 1. That is 1101 110. Check natin. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. Then add 8 plus 32, 40. 64 plus 4, 68 plus 2, 70. That is 110. 10 times 11 is 110. I-add lang tayo ng 0 sa dulo ng 11. Same dun sa ating binary numbers. This is equal to 110. Another example. Bago tayo mag-move sa division. This, labas naman tayo sa 10. Puro 10 yung example natin kanina. 1101 multiply by 1011. This is 13 and this is 11. Okay. 1, same number, 1101. 1, ulit, same number ulit. Adjust lang tayo ng position. 1101, 0, 4 na 0, dahil 4 na counts yun. 1, same answer, 1101. Then add, 1, 1, 1, 1, carry 1, 0, carry 1, 0, carry 1, 0, carry 1, 1. The answer is 1000 1111. Okay. Try natin convert into decimal. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. 8 plus 4, 12 plus 1, 13. This is 143. Okay, try natin ito. Okay, meron ulit shortcut ito. Kung yung sa 10, nilalagyan natin ng 0 sa umpisa, ang shortcut ng 11, first number is 1, basta two numbers or 2 decimal place lang yung minumultiply natin. 1, tapos yung last number is 3. Pag-a-add natin yung dalawa, 1 plus 3 is 4, that is 143.
same dun sa ating nakuhang binary numbers. Question. Okay. Move tayo dun sa division. Division tayo. Sa division, dalawa lang yung ating rules. 0 divided by 1 is equal to 1, ay equal to 0. And 1 divided by 1 is equal to 1. Ulitin ko, 0 divided by 1 is 0. 1 divided by 1 is 1. Kasi yung dalawang rule, yung 0 divided by 0 is cannot be, and 1 divided by 0 is cannot be. Kasi hindi tayo pwede mag-divide ng any number to 0. Okay. Try natin ito in equation. 1 1 1 1 1 0 0 divide by 1 0. Try natin ito. Rewrite ko lang. 1 1 1 1 1 0 0 divide 1 0. Okay. Paano ba mag-divide? Kailangan nating i-check kung equal ba yung nasa labas o yung divisor, ito yung divisor natin, ito yung dividend. Check natin yung divisor, kung equal siya or mas malaki yung dividend. Okay, unahin natin yung first number, 1. 1 is less than the divisor, cannot be. Mag-a-add tayo ng isa pang number. Magiging 1-1 na siya. 1-1 is greater than the divisor. Ibig sabihin, pwede na tayo mag-divide. This will be 1. Ililess natin yung 1-1 sa 1-0. That will be 1. This is will be 0. 1 cannot be divided by 10. Kaya mag-bring down 1. Answer ulit is 1. 1-0 ulit to. Cancel na yon. This will be 1 and 0. Bring down 1 ulit tayo kasi hindi natin siya pwedeng i-divide sa 1-0. Another, 1 ulit yung answer. 1-0, cancel. 1-0, bring down 1. This will be 1 again. Cancel, 1-0. That will be 1. Bring down 0. That will be 1 again, 1-0, the answer is 0 na kasi wala na siyang sobra. And pag bringing down natin yung last 0, this will be 0 kasi wala na siyang value. And last number na yon, 0 na siya. Ibig sabihin wala tayong remainder. And the answer will be 1-1-1-1-1-0. Doon sa 1-1-1-1-1-0-0 divide by 1-0. Check natin. This will be 1-2-4-8-16-32-64. Add natin. 64 plus 16 is 80. 32 plus 8 is 40 plus 4. That is 124. Divide by 2. That will be 62. 124 divided by 2. That is 62. 6 times 2 is 12. Bring down 4. 4. 2 times 2 is 4. 0. 62. Try natin kung 62 ito. 1, 2, 4, 8, 16, 32. 16 plus 8,
32 plus 8 is 40. 16 plus 4 is 20. Plus 2, that is 62. Same dito. Nakuha. Okay. Another example. Gawin natin tatlong bit yung divisor natin. 101101 divide by 101. Ayan, 101. Try natin. 101101 divide by 101. Sabi ko kanina, check natin kung mas mataas or equal yung divisor by digit. Okay, 1 is cannot be divided by 101. 10 cannot be. 101 is equal to 101. Kaya pwede siya. This will be 1. 101, that is 0. Bring down 1. Cannot be 0. Dito, nagkakaroon na tayo ng 0 na value. Kasi hindi siya pwede mag-divide. Baba ulit natin yung 0. Cannot be ulit. That will be 0. Bring down 1. Equal sila, ibig sabihin 1 tong answer nito, 101 is equal to 0. No remainder. Check natin. 1, 2, 4, 8, 16, 32. 32 plus 8, 40, plus 4, 44, 45, divide by 101, this is 5. 45 divide by 5 is equal to 9. Check natin kung 9 to. O, this is equal to 9 kasi 4 pala siya na bit. Equal siya dito. Nakuha. Okay. Try naman natin yung may remainder. Kasi sa division, meron tayong quotient and remainder. That will be our that will be our answer. The quotient and the remainder. Try natin. 1010111 divide by 11. Let's try. Okay. 1010111 divide by 11. 1 cannot be divided by 11. 10 cannot be. 101, ready na. Kaya dito tayo mag-start ng 1. 11 or 101 less 11. This is 0. 10 minus 1 is 1. Borrow 1, 0 na yun. The answer will be 10. Okay. Bring down 0 kasi cannot be divided by 11. This will be 1. 11. 0 minus 1 is 1. Borrow 1. This will be 0. This will be 1. 1 minus 1 is 0. Bring down 1. Equal sila. That will be 1. 1 plus 11 minus 11 is 0. Bring down 1. So, yun. Okay, cannot be. That will be 0. Bring down again 1. 11 less 11 is carry 1. Is equal to 1. 11 minus 11 is 0. No remainder pa rin pala tayo. The answer is 11101 dun sa 10101111 divided by 11. Try natin. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. 64 plus 16 is 80, plus 4, 84, plus 3, 87. Divide by 3. Try natin kung ano answer dito. 1, 2, 4, 8, 16. 16 plus 4 is 20, 28, 29. That is 29. 87 divided by 3 is
2, 6, 2, 7, that is 9, 20, 9, 18, 27, 0, 29, equal dun sa 29. Nakuha? Yes, sir. Okay. Try tayo last, yung may may remainder. Three ulit tayo. Three. Let's try 1, 1, 0, 1. Okay. 1, 1, 0, 1 divided by 1, 1. 1, 1. Cannot, 1 cannot be divided by 1, 1. Doon tayo sa dalawa. 1, 1 is equal to 1, 1. Kaya pwede siya. 1, 1, 1, 0. This is 0. Bring down 0. But cannot be divided by 1, 1. That is 0. Bring down 1. Cannot be. That is 0. Remainder na yung natira na 1. Okay, try natin. This is 3, this is 13, this is 4, that is 4, remainder 1. Okay. 13 divided by 3 is 4, 12, 1, remainder 1. Equal sila. Nakuha. Any question? Okay. Next meeting, wala ulit tayong meeting. Activity tayo dun sa multiplication and division. Then next week, dun tayo sa signed magnitude ng binary numbers. Kung paano tayo nagkakaroon ng negative sign, positive sign sa binary numbers. Wala nang question. See you next week and God bless you all. Ingat kayong lahat.